serye muli ang ating matutunghayan. Magandang araw po sa bawat isa sa atin. It's good to see everyone today. Napakabilis ng panahon. Kanina ay may kausap ako na nagkasalubong kami. Ang aming batian ay napakabilis ng panahon. Totoo, no? Tayo ay nalalapit na sa katapusan ng buwan ng Nobyembre at palapit sa Disyembre at ilang araw na lamang ay magbabago na muli ang taon. Napaka-delicate nitong ating pag-aaralan. Kaya ako po ay humihingi ng pang-unawa sa ating lahat sapagkat ang ating matutunghayan, maaaring ito po ay talagang tatago sa ating mga puso, maaaring ito po ay talagang kakatok sa ating puso, magbibigay po sa atin siguro ng conviction, magbibigay po sa atin ng rebuke, magbibigay po sa atin ng isang matalim na mensahe, matalas. Pero talagang iyan ang salita ng Panginoon. Ang sabi nga po ng Biblia, Hebrews 4:12, "For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword." Ang sabi doon ay, "Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." Kaya mga kapatid, lalabas siguro tayo mamaya na medyo mabigat ang ating maririnig. Purihin po natin ang Panginoon. Shall we bring this before the Lord? Prayer. Tayo na langin. Panginoon, Lord, dinanais po namin mga salita ay maging malaya upang mangusap sa bawat isa sa amin. Sa bawat isa, Panginoon, na alam po, Lord, namin ay kanya-kanya po kaming pinagdaraanan sa buhay. Meron po kaming mga issues, Panginoon, sa inyong harapan na dapat po naming ayusin. Maaring po kaming mga kabigatan, Panginoon, na ang nakakabatid at nakakaalam. Pero Panginoon, aming pong matutunghayan ay ibigay niyo, Panginoon, ng may kalayaan ang iyong salita upang ito po ay maging maliwanag at maging totoo sa bawat isa sa amin na pagkatapos po ng lahat, kung kami man po ay haharap sa inyo, masasabi namin, Panginoon, na kami po ay tumalima sa inyong mga salita. Lord, I propose sa amin, Panginoon, na meron pong mahihina ang pananampalataya. Panginoon, palakasin niyo po ang bawat isa. Sa amin, Panginoon, na meron pong nagdududa, bigyan niyo, Panginoon, kami ng conviction sa umagang ito. Sino man sa amin, Panginoon, ang nabibigatan sa buhay ay bigyan mo kami, Panginoon, ng kagaangan at kaaliwan sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu. Panginoon, gawin ang aming puso't kaisipan, ang aming mga pandinig ng sa ganun, O Diyos, ay hindi po namin ma-displease ang inyong banal na Espiritu na siyang gumagawa ngayon sa aming kalagitnaan. Kumuha ka ng luwalhati, Panginoon. Ito po lahat ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Totoo nga na ang isa pong gawain, ang isa pong minister salita ng Panginoon na ito pong pulpitong ito na meron pong ating iglesia ay isa pong pagkakaroon na ang Panginoon ay talagang napakabuti po sa ating mga buhay. Nakakatuwa sapagkat nung nakalipas na linggo, Elder and I, we were talking about, Elder, ano kaya ang pag-uusapan natin? Pastor, ano kaya ang ating isiserye? So we have discussed a number of things. At hanggang sa una, naisip ni Elder ay Jude. Sobrang bilis ng panahon, no? Pero pagkatapos na nabanggit niya, sabi ko, Elder, parang natapos na natin yung Jude. So ako yung nagtanong kay Hannah, ang sabi ko, tapos ba natin? Natapos na natin. Tapos just to make sure, tinanong ko si Jane namin, sabi ko, Jane, meron ka bang naalala na tayo ay nag-aral ng Jude? Opo. So nung inisip ko, nga no, napakabilis na po. And diniscuss ko rin kay Deacon
pagkat we had the chance to talk about it, ang sabi niya ay, oh, Pastor, so talagang just in time, no? Na yung ating pag-aaral, dinala tayo sa tinatawag na 1 John or 1 John. Kung inyong maalala, natapos natin yung 3 John. Naalala niyo yung 3 John? Sapagkat naroon si Gaius or si Gaius, naroon si Diotrephes at saka si Demetrius. Pero kung babalikan natin yung 3 John, maaring maalala po natin siguro ang ilang mga bagay na paulit-ulit na bibigyan natin ng pansin sa mga darating nating pag-aaral, kasama ng ating elder, kasama ng ating mga deacons, ay malalaman natin muli na napakahalaga pala nitong pag-aaral. Of course, ang lahat naman ng aklat sa Biblia, pero itong first John na ito ay eksaktong-eksakto. I'm thinking about ang isang napakagandang tema sa darating na 2023. Siguro ang gagawin lamang po natin ay I will work on a certain schedule para po ang mga leaders ay makapag-meet. And Lord willing, before siguro matapos ang taon or itong November, alam niyo, when I think about what had happened sa ating konteksto, talagang maraming ni-reveal ang Panginoon kasama ng pandemic at hanggang ngayon ay banta. Kaya ang mga believers all over the world ay parabang tinitingnan nila kung magiging matapang na ba tayo sa darating na panibagong hamon sa ating buhay. Kasi ang nabalitaan natin, I think somewhere ata in Beijing, ay in-encourage itong weekend na ito na huwag muna lumabas sapagkat merong pagtaas muli ng cases. Imagine ninyo, ang Australia nag-iisip ulit, no, kung paano nila tutugunan. Malaysia. So ibig sabihin, ang daming mga lugar na pupwedeng ang banta na naman ay nariyan lang. Pero nakita na natin, no? Nakita natin siguro na talagang matindi rin talaga ang naidulot nitong pandemyang ito. At higit sa lahat, mas lalo po natin ang ating kalalagayan sa harap ng Panginoon. Siguro kung meron pong isang mas mahalaga o kaya kung meron mang pinakamahalaga siguro na idinulot sa atin ang pandemyang ito ay ang bawat isa sa atin ay nagkaroon siguro ng reminder. Katulad po ng topic natin ngayon, am I assured? Pwede po itong am I assured of salvation? Pwede siguro nating sabihin yan. Pero nilagyan ko siya ng my sapagkat gusto kong ang kini nating lahat sa umagang ito, naisipin po natin ay ako kaya ay merong assurance of salvation. Ako kaya, nakakasigurado ako nung kapag ako ay harap sa Panginoon, kapag ako ay kukunin niya, sigurado kaya ako na meron akong assurance of salvation. Alam niyo, naalala ko ang Sister Elena, no? Nung anniversary, nandito siya. If you remember, no? Nung hinatid si Pastor Dan, sina Ati Glenn, Kisha, yan, sina Peps, no? At meron silang magandang pag-uusap. Si Sister Elena, alam nyo, talagang ang passion niya, ang kanyang desire, kapag ka meron siyang nakatabi at nakausap at alam niya na mananampalataya, talagang gusto niyang siguraduhin kung yung taong katabi niya ay merong assurance of salvation. Alam niyo, sa isang banda, siguro pagka nakatabi ka, baka ikaw siguro, baka nga ako, pagka nakatabi ko, tatanungin ako, Pastor, talaga may ikaw ay merong assurance of salvation? Ibang klase. Ibig sabihin, talagang, pero kung ating iisipin, baka tayo makukulitan sa kanya. Pero sa isang banda, alam nyo, napakaseryosong bagay. Lahat tayo na narito ngayon, nawa ay once and for all. Hindi ko man sinasabi na we can know every individual's heart, that we can know everybody's heart. Hindi natin sinasabi yan. Hindi natin sinasabi na ang bawat isa ay magiging parabang merong anyong perfection sa harapan ng Diyos. No? Ang point po natin ay,
matalas na sinasabi ni John na nung panahon niya na ang konteksto ay napakahirap din ang buhay sapagkat merong mga persecutions. Ang persecutions minsan ay nanggagaling sa mga kapwa Hudyo. Imagine niyo nung time na ito, nanggagaling sa mga kapwa Hudyo at ang sinasabi, merong kaming nalalaman na hindi nyo alam. Kami ay first class. Kami ay merong mas mataas na antas sa inyo. Merong ganun. Kaya yung iba, ang feeling nila, sila po ay mababa at ang tendency ay maramdaman nila ang pagiging outcast. Mga kapatid, nararanasan noon at hindi po malayo sa atin kung anuan po ang ating konteksto ngayon. Na pag sinabi po nating 1 John, nabanggit ko nga sa atin noon pa, I think, I still remember. Alam niyo, parang the more we learn and the more we study, tumatalas din yung ating memoria. Lalo na kapag may Q&A tayo. Tanda-tanda ko pa, ating pati nag-ask about 1 John 1:9 recently. Siguro mga 3 Sundays ago, okay? Nagkaroon tayo ng Sunday school. Ang sabi ng Ate Betty, Pastor, bakit yung iba ginagamit nila yung 1 John 1:9 na kapag sila ay parang careless sa buhay at minsan ginagamit nilang excuse na parang okay lang magkasala. Now, tingnan nyo, saan ang galing? Hindi naman siguro ang Ate Betty talagang nag-dig into the kumbaga yung introduction ng 1 John at inalam niya kung anong konteksto, kung ano yung original readers, kung ano yung original context. Pero napaka-common na tanong at yan ang tanong na yan ay nagdadala sa maraming mga believers sa isang buhay na talagang naroon ng carelessness. Now, when we think about 1 John, in the New English Bible, one of the versions na maganda rin, in the New English Bible, meron siyang pamagat na recall to the fundamentals. Ibig sabihin, recall to the fundamentals. Para ang sinasabi ay, balikan natin yung basics ng ating pananampalataya. Parang kumbaga, ikaw ay nagre-review kapag ikaw ay may exam, okay, binabalikan mo kung ano yung basics. Ganito ang 1 John. Gusto ni John na ibalik sa kanila ang kanilang natutunan na hindi sila basta't masway o kaya lumihis sapagkat may mga tao ginagamit ng kalaban na sila ay malinlang at sila ay mabigyan ng tinatawag na maling pananaw sa buhay. Mga kapatid, totoo, ano ang iyong paniniwala, kung ano ang iyong pinaniniwalaan, nakakaapekto sa iyong pamumuhay. Now, tingnan niyo po, kahit practical na bagay, ang isang maling akala, nakakaapekto sa isang bagay na matagal mo na ang ginagawa. Akala ko kasi okay lang eh. Akala ko kasi wala namang difference eh. So, ngayon si John, binabalikan niya kung ano yung kanilang natutunan sapagkat yung natutunan nila ay nag-introduce sa kanila sa panibagong kaalaman, mga minamahal sa umagang ito. Kung maalala mo, ang panahon na ikaw at ako ay binago ng Diyos, hindi pa't nag-introduce siya ng panibagong pananaw sa buhay. Hindi pa't nag-introduce ang Panginoon ng panibagong kaisipan. Hindi pa't nag-introduce ang Panginoon ng panibagong ugali. Hindi pa't nag-introduce ang Panginoon ng panibagong behavior at panibagong gawi sa buhay or habits. Kaya alam nyo, mga minamahal, sa umagang ito, talagang sa totoo lang, Lord, salamat sapagkat mabuti ka pa rin talaga sa MCBC. In so many ways, we enjoy life. Ang sabi nga, naalala niyo ba ang motto ng ating church? Enjoy life but avoid sin. Hindi malayo yan sa 1 John. Hindi malayo sa ating nais na tingnan. So sobrang dami. Ang isa sa mga nais ni John ay bumalik sa basics, huwag kakalimutan ang mga unang aralin na ating natutunan at doon makakakuha tayo ng matibay na pundasyon. Mga kapatid, do you remember those times?
na tayo po ay binigyan ng unang aralin ng Panginoon, eh bakit parang may nagbago na sa atin? Naalala niyo ba nung unang panahon na kung saan ikaw ay naging anak ng Diyos na talagang ang iyong pagnanais na maglingkod sa Kanya ay ganun na lamang? O bakit parang ngayon parang medyo parang umurong ng konti? Parang kumbaga sa isang denim ay umurong, kumupas, o kaya umikli, o kaya ano nangyari? Committed. Dati noon committed. We were all committed. Pero ngayon ay parang committed yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Why? Now, si John ay napaka-careful. Sapagkat here, the language of John ay umiikot-ikot sa tinatawag na yung bang, kung tawagin po natin, ay mga pairs, no? Nariyan ang tinatawag na life and death. Ito issue ngayon patungkol lahat ng mga tao confronted by the issue of life and death. Okay, nag-aggravate pa ito sapagkat dahil sa pandemya. Nariyan ang pair ng light and darkness. Tingnan niyo po light and darkness. Gustong bigyan ng diin ni John. Nariyan ang truth and then lies, katotohanan at kasinungalingan. Nariyan ang hate at nariyan ang love. Gustong bigyan ng diin ni John. Nariyan ang righteousness at nariyan ang lawlessness. Nariyan ang children of God at nariyan ang children of the devil or Satan. Nariyan ang love of the Father at nandyan ang love of the world. Now, hindi iwanag ni John. Kaya pala at the back of my mind, nung isip ko ang Sister Elena, kung bakit niya ginagawa yun, sapagkat natutunan ni Sister Elena, okay, alam niyo, hindi niya alam na gagamitin ko siyang ilustrasyon, no? Pero tuwan-tuwa kami sapagkat siya ay nag-volunteer sa CBS ngayon at tuwan-tuwa na magluto para sa mga estudyante. Pero kaya pala, iniisip ko, hindi kaya yung iba ay parang nakukulitan sa kanya. Pero mga kapatid, totoo sapagkat para kay Elena, dalawa lang. Whether you are alive or whether you are dead. Kaya pala si J.C. Ryle, in his most powerful preaching, nanalangin siya, nag-preach siya, at ang kanyang panalangin ay, are you alive or are you dead? Tingnan niyo po mga kapatid, walang nasa gitna. Ano yung nasa gitna? Anong tawag mo dyan? Zombie? Hindi po pwede. Kaya pala, naalala ko, kaya pala siguro ganun si Sister Elena sapagkat para sa kanya, napakaliwanag ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, yan din po ang nais po nating malaman sa gabing ito. Kaya pala si John, okay, napaka-particular ng kanyang panunulat, ng kanyang pagsulat sapagkat gusto niya talaga na ipaalala ang pinaka-basic ng ating natutunan. Tingnan niyo po ang sinabi ng chapter 1, verse 1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have handled or touched, okay, the word of life, this we proclaim to you, the word of life. So, ibig sabihin, ang 1 John 1:1 ay bumabalik sa John 1:1. Ano ibig sabihin ng John 1:1? Ang sinasabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Alam niyo kami, every time na kami ay bumibisita sa aking mother-in-law, sapagkat yan ang schedule, si Ann, nagre-render siya ng service kay Mama. So, madaling araw ng Friday, sinusundo na siya. Susundin namin siya ng Saturday evening. So, pag nandun ako, Ma, will recite memory verses. Hindi niya maalala kung ano yung umpisa, pero pagka nasimulan mo, alam niyo, nakakatuwa. Nakakatuwang balikan. Ang dami niya, sabi ko, Ma, ang dami mo palang memorize na mga verses. At itong verse na ito, Itong verse sa John 1:1, not this one, but John 1:1, in the beginning was the Word, pagka alam niya, inuunahan niya.
And just to make sure, na alam niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pero ako binabagalan ko. Pero alam niyo, isang malaking patutuo sa buhay ng taong yon na talagang yung mga verses na kanyang natutunan sa kanyang buhay ay talagang gumagawa. Sapagkat ang sabi niya, right now, I'm reading the Bible again. Abay, nagbabasya. Sabi ko, asa na yung Bible, Mama? Hindi ko akalain na yung grandma ko pala ay teke. Sabi niya, hindi po, meron po akong gadget, may iPad po ako. Aba, yung iPad niya may pansandal. Kaya kapag ka nakahiga, marunong mag-navigate. Sabi ko ba talagang, nandito ako sa John 1:1. Sabi niya, sabi ko, as I was looking at her, parang nasa likod ko, parang gustong lumuha ng aking mga mata sapagkat at the age, ilang taon na si Mama? 90? At the age of 90, napakahabang panahon ng paglilingkod sa Panginoon. Ang pinag-aralan noon, nung siya ay bata pa hanggang ngayon, ay nagpapatuloy na nagbibigay sa kanya ng lakas. It is about the Lord Jesus Christ. Ang sabi po dito ng chapter 1, in the beginning of the ministry of the Lord Jesus Christ, nandun na, it started during the incarnation. Alam nyo, ang doctrine of incarnation, ang ibig sabihin ay, nung nagkatawang tao si Jesus, nung siya ay nagkatawang tao, naalala nyo, kailan nagkatawang tao si Jesus? Kailan? Kaya magse-celebrate tayo ng Christmas. Noong siya ay sinilang. Bagamat siyempre, hindi natin talaga 100% tiyak kung kailan, pero siyempre, alam natin na siya ay sinilang. The doctrine of incarnation. Nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Tingnan nyo, para kay John, hindi pa't ang ating pagkatuto ay napaka-basic? Bakit? Sapagkat ginamit ng Diyos ang ating basic senses. The sense of seeing, the sense of sight, the sense of smell, taste, ano pa? Touch, the sense of hearing. Hindi man siguro kinumpleto ni John ang sensory data dito, pero napakatindi ng lingwahe kung paano niya binanggit ito. Hindi natin masyadong makita sa English, pero ang sinasabi niya dito ay, magmula nung narinig ko si Jesus Christ, sino ba si John? Hindi ba't siya ay may kapatid na si James? Hindi ba't si John ay tinatawag na one of the sons of thunder? Hindi ba't si John, kapatid niya si James, na tinatawag na the sons of Zebedee? Hindi ba't sila yung mga fishermen? Aba, kung ating mapapansin, simpleng-simple itong taong to, pero mga minamahal, siya po ang tinatawag na the one who was called the beloved disciple of the Lord Jesus Christ. Noong nandun sa Last Supper, siya yung nasa busom ng ating Panginoon na parang gustong-gustong magkwento pa si Jesus Christ. Gustong-gustong malaman pa kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, it was John. Itong si John na ito, he was probably the last of the apostle who died by a natural death. Hindi katulad ng iba na pinugutan ng ulo. Hindi katulad ng iba na hinang, hindi katulad ng iba na pinatay, pero itong si John, he died a natural death. Pero siya po ay na-exile, siya po ay itinapon sa Isle of Patmos. Subalit, mahirap pala, no? Kapag tinapon mo yung isang tao katulad ni John, sapat pag tinapon mo, talaga namang magkakaroon siya ng revelations, magkakaroon siya ng kapahayagan. So, God revealed certain things. Anong aklat? The Book of Revelation. Mga kapatid, si John na napakatindi ng kanyang theology, pero hindi niya nais nakalimutan na ituro doon sa mga believers, mga churches, sapagkat nung time na ito, siya ay medyo matanda na. Kaya nga ang tawag sa kanya ng 2 John ay elder.
lumalabas na si John, maaring in the ancient world, ang isang elder ay pupwedeng merong tinatawag na office, pwedeng may tinatawag na ginagampan ng papel, and at the same time, meron ng edad. Okay? Pero hindi naman yung katandaan, pero ibig sabihin, meron na siyang age. So, the elder, na alam niya kung paano i-address ang mga tao, dahil itong mga tao ito ay itinuturi niyang parang mga anak. Remember, in 1 John, may tinawag siyang my little children. Chapter 2, my little children. Meron siyang tinatabing young men, meron siyang sinasabing young men, at meron siyang sinasabing fathers. So alam ni John ang composition ng mga tao doon sa mga number of churches in Asia, especially in Ephesus, in the Asia Minor, at alam ni John ang struggles ng mga ito na parang nakita niya, kinakailangan kong bigyan ng sulat itong mga ito sapagkat merong matinding challenge. Alam niyo ba, if I may summarize itong version na ito, dito sa unang bahagi, ang problema ni John ay mga talkers. Talkers. Ano itong talkers na ito? May mga tao sa context ng loob ng church, salita ng salita ng salita, pero walang laman. Mga kapatid, yan ang isang bagay na dapat po nating pakaingatan. May tendency po tayong lahat, hindi lamang kung sino, kundi tayong lahat. Ang tendency natin ay, we want to talk and talk and talk and talk. Kaya ang tendency po doon sa 1 John, especially chapter 1 hanggang chapter 2 verse 14, mga talkers. Ayan, mamaya titingnan po natin. Ang pangalawa, meron ding tinatawag na problema ni John sapagkat nakita niya ang sitwasyon, hindi lamang may mga talkers at meron pang mga defectors. Ano ibig sabihin ng defectors? Defect, nilisan ang ating Panginoon. Nilisan ang ating Panginoong Hesukristo. Defectors, alala ko noon nung naging presidente si former President Corazon Aquino, nauso ang tinatawag na defect, no? Defect. May mga sundalo na nag-defect, okay? Sa present administration, sa present commander-in-chief, ganyan. So, meron ding tinatawag na mga defectors. Do you remember? Ang sabi ni John, maingat yung sinasabi, kaya pala sila umalis sapagkat sa totoo lamang at the end of the day, they don't belong to us. Defectors. May mga ganong. Nasa burden, nasa puso ni John na talagang napakahirap. At dito mamaya makita natin kung anong nature talaga ng problem. So sabi ni John, mag-ingat tayo. Not only may mga talkers, not only may mga defectors, alam nyo kung anong tawag pa sa iba? Sa chapter 3, actually the whole chapter, impostors. Hindi lamang talkers, hindi lamang defectors, meron ding mga impostors. Ano po ito mga imposters na ito? Mga kapatid, kaya pala merong umaastang katulad ni Kristo, but at the end of the day, ang sinasabi ni John ay, they are actually anti-Christ. Merong nagiging impostor. Ano ibig sabihin? Nagpapanggap. Merong nagpapanggap at yan ay kalaban ng Panginoon sapagkat marami mga believers ang naapektuhan. So may talkers, may defectors, may impostors, pang-apat may mga false teachers. Imagine ninyo pag ito po'y pinagsama, talaga namang napakatindi ng ministry ni John. Ganun din tayong lahat. Right now, kaya ang sinasabi ni John, gusto kong isulat ito sa lahat ng mga churches na meron akong influence, okay, sa Asia Minor para malaman nila na merong peligro na sa loob ng iglesia at maging sa labas o kaya sa wider influence ng church o kaya sa wider gatherings ng church, may mga talkers, may mga defectors,
may mga imposters at may mga false teachers. Mga kapatid, itong mga ito, they were presenting Christianity without tears. They were presenting Christianity. Sila po ay nagtuturo at nagbibigay ng aralin patungkol sa Kristyanismo na hindi marunong umiyak. Anong ibig sabihin na hindi marunong umiyak? Dito sa chapter 1, makita po natin, mamaya-maya makita po natin, when a person takes granted sin in his life or in her life na parang wala lang, mga kapatid, para sa kanila, ito pong mga false teachers na ito ay na-impluensyahan ng matandang pilosopiya called Platonism. Na ang tinuturo ng Platonism o ni Plato ay kapag ka spirit ay good, kapag ka material ay evil. So ang sinasabi nila, well, it's okay to pamper our lives, you know, with sin sapagkat evil naman itong ating material aspect. So kaya nga nung time na yon ay talagang nakipaglaban at talagang defend, kaya meron po tayong apologia. Ang ibig sabihin ng apologia ay defense. Ang ibig sabihin ng apologetics ay defending the truth claims of the gospel. Kaya pala meron tayong mga church fathers nung panahong yon sapagkat they were combating false teachers, imposters, defectors, and talkers. Kaya dito makita po natin, ang pagtuturo po ni John ay siya ay bumabalik sa katotohanan na talaga namang napaka-importante na ang isang mananampalataya ay merong. Alam nyo, ang dami pang mga bagay na dapat natin pag-aralan. Kaya lang, I need to go to my 3 important points. Number 1. Am I assured of my salvation? Okay? Meron ba tayong assurance of salvation? Number 1, when you and I ay meron tayong habitual thoughts of God. Kapag ka ikaw at ako, we are in the habit of thinking about God. Mga kapatid, right now, let me ask you, ano ang nilalaman ng iyong kaisipan? Naku, nung pumasok ang social media, alam natin lahat ito. Ayan na. Nung pumasok ang social media, bakit kaya, no? Ba't kaya yung platform na yan ay talagang napakadaling ikubli, napakadaling i-hide, napakadaling sabihin, what's in your mind? At talaga namang ilalagay mo talaga. Talaga namang ilalagay mo. What's in your mind? Pero the very question is, kung tayo ay merong assurance of salvation, are we in the habit of thinking God? Tingnan niyo po ang sinabi dito sa chapter 1. Ang sabi dyan, this we proclaim concerning the word of life. Ah, ano bang ibig sabihin? Oh, God sent His Son. It goes back to John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ibig sabihin, ganun na lamang katindi ang pag-ibig. So you're thinking about that. How can God, who is a sovereign God, papano ang Diyos, kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang sundin ang kanyang kalooban para sa kaligtasan ng sangkatauhan, mamatay para sa ating kasalanan. Imagine niyo, hindi ba nandyan din ang galang ang ilang mga paramount thoughts ng mga theologians in the past? Hindi ba may nagsabi na, in creation, man was made in the image of God, but in incarnation, God was made in the image of man. Paano nangyari yon? Paano nangyari na binigyan tayo ng pansin ng Panginoon? What is man that thou art mindful of him? Or the son of man that thou visitest him? Ang sabi ng Hebrews, quoting the book of Psalms, Lord,
bakit, Lord, ano ba ang nakita mo sa, actually, walang nakita ang Diyos. Walang nakita ang Panginoon sa atin, kundi kasalanan. Ang sabi nga natin, tayong lahat sumalansang, tayong lahat ay nagkasala, kaya nga, alam natin kung ano ang dapat na parusa. Hindi ba't memorize natin Romans 3:23? Tingnan po, ang mga binabanggit kong mga verses ay mga basics sapagkat ito rin ay ginagamit natin sa ating sharing and witnessing. Ang sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang sabi ng Romans 5 verse 8, but God commendeth His love toward us. And that, while we were yet sinners, nung tayo po ay walang kakayanan para lumapit sa Diyos, hindi natin kaya, talaga namang hinihila tayo, nakahook tayo sa kasalanan. But God demonstrated His love when we were yet sinners, meaning when we were yet without strength. Hindi ba dito dapat ang nilalaman ng ating kaisipan? What's happening right now? How do you see right now? Have you been watching? Ang sabi nga, you know, ngayong panahon daw na punong-puno tayo ng stress, we need to engage. We need to unhook ourselves. Huh? Kahapon may binabasa ako, napakaganda sapagkat minsan hindi talaga tayo aware sa mga bagay sapagkat we're not living deliberately. So maaring may point si John, ang sinasabi niya ay, when you think about God, makakatulong para tingnan at para malaman kung ano at ano ang ating kalalagayan ngayon. Tingnan po ang sabi dyan ng verse 1, verse 2. Okay, verse 2, the life appeared. Alam niyo ba, so original verses 1, 2, and 3, itong three verses na ito, isang sentence po lamang. Imagine niyo. Ang sabi ng verse 2 sa ating English version, the life appeared, we have seen it all, we have seen it and testified to it, and we proclaim to you the eternal life. Have you been thinking about eternal life, that God is the God of eternity? Pag sinabi pong eternal life, what comes to mind? What comes to mind? I have attended a number of funeral services. So minsan may narinig ako, pag sinabing kapag ang tao'y namatay, kapag wala na siya, then nandiyan na siya sa eternal life. Mga kapatid, wrong. That is incomplete. Kapag ang tao ay may relasyon sa Panginoon, ang eternal life has something to do with a quality of life. That life has begun already here, right now. Kaya nga yung assurance of salvation, meron ka na bang eternal life? Wala pa, hindi pa naman ako patay eh. Mali! Meron ka na bang eternal life? Oh yes! When I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and personal Savior, I have received eternal life. Paano? By way of a transformed life. Sapagkat ang eternal life ay hindi lamang yung length, kundi ang eternal life ay quality ng buhay. In Jewish perspective, yung buhay na yan ay talagang quality. Ang sabi nga ng Ecclesiastes chapter 3, to everything there is a season and an appointed time, no? Merong tinatawag na quality and quantity. So, hindi pwedeng ipaghiwalay. So, ibig sabihin, ang buhay natin, nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, dyan nagsimula ang tinatawag na transformation. At nandyan nagsimula ang tinatawag na eternal life. Kaya mga kapatid, huwag ho natin isipin na kapag mamamatay pa lamang tayo, dun pala magsisimula ang eternal life. No! Kaya lang, ang problema ay, yung bang eternal life na meron ka ay maliwanag na talagang dulot ng eternal life? Kasi ang sabi dito, habitual thoughts of and about God. Ibig sabihin, are you thinking about God, who He is, sino siya sa buhay mo? Are you in the habit? Kaya nga, di ba, habitual. Kaya alam nyo, crucial kay John, yung idea ng habit. No? Naalala ko si Elder, nabanggit niya last time, no? May parati ako inuulit-ulit na magandang ulitin ngayon. Di ba, ang sabi nga, pagka naging habit na yan, ako delikado na.
Mga kapatid, pag may habit tayo sa buhay na alam natin na hindi maganda, that is a grave problem. Mabigat pong problema yan. Now, John is talking about assurance of salvation. Matindi ito sapagkat ang akala lang natin, I'm assurance of salvation ako. Bakit? Kasi tinanggap ko si Jesus Christ bilang Panginoon tagapaglitas. So what? Pero walang habitual thinking of God. Walang communion with God. Pwedeng luwampas ang isang araw na hindi man lang iniisip at nagdudwell at meron siyang tinatawag na fulfillment to think about God. What is habit? Diba? Sabi nga, pag kayong habit daw, pag tinanggal mo yung H, meron ka pang a bit of it. Pag tinanggal mo yung A, you shall have bit of it. Pag tinanggal mo yung B, you still have it. Pagka ang habit na ito ay hindi nakita, mas marami pa minsan ang habit ng walang kakwenta-kwenta. Mga thoughts na talagang walang kakwenta. Kaya alam niyo mga kapatid, lahat tayo papaalalahanan ng Diyos ngayong araw na ito. Gaano kadami ang mga junk thoughts na dumaraan sa'yo araw-araw na parang wala nang puwang ang Diyos, na consume mo halos ang buong umaga sa isang habit na kung saan walang laman at walang saysay. Oh, I tell you, God knows our thoughts. Alam ng Diyos. Alam niyo, isang larawan, no? Sa mga Pinoy, pagdating ng hapon, di ba gustong-gusto natin, lalo sa probinsya, uupo ka dyan sa labas, tapos yung iba nasa bintana, tapos ganyan. No? Para ang ganda tingnan, sapagkat, you know, life is, ang mambuhay ng mga Pinoy ay talagang very challenging. Pero ang konteksto natin ay, nandyan lang sa tabi, no? Nagbabantay ng mga dumadaan, di ba? Diba? Kaya doon siguro nabuo itong mga nakita-kita sina Marites, no? Kasi pagdating ng hapon kasi nakapondo doon sa kanto, nakapondo doon sa corner, at yun na, wala namang kasing ginagawa, wala namang kasing importante. So, diba, chika-chika. Mga kapatid, mahalaga yung magsama-sama, wala problema doon. Pero mga minamahal, alam kong alam yung ibig natin sabihin. Pero kapag tayo po inauwi sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Are you in the habit of thinking God? Are you in the habit of musing? Now, tingnan niyo po. Now, we need to make a comparison. Kaya pala minsan, maganda rin pumunta sa mga amusements. Maganda rin pumunta minsan sa mga lugar na nakaka-amuse. Pero wag lang parangting nakaka-amuse. Dapat din ay ma-amaze tayo. Kasi dun sa mga amusements, yung bang sobrang ingay, wala nang panahon. Kaya nga nandito ako kasi ayoko na mag-isip eh. What is the scandal of the evangelical mind ayon sa isang famous theologian si Mark Noel? The scandal of the evangelical mind is ayaw nang mag-isip ng mga Christians ng mga heavy stuff. Mga kapatid, yan po ang scandal. Yan po ang skandalo ng evangelical mind. Ayaw na mag-isip ng doctrines. Ayaw na mag-isip ng what is the doctrine of the... Wag na, Pastor, wag na nating pag-usapan yan kasi mahirap yan. Mahirapan pa kayo mag-prepare, Pastor. Wag na lang, mag-fellowship na lang. Wag ganun. Wala pa naman akong narinig na ganun, no? Oo. Pastor, mag-ano lang tayo. No! Yan ang skandalo ngayon ng evangelical mind. Hindi na tayo sanay mag-isip ng malalalim. Kaya pala we want to settle doon lamang sa mga bagay na okay na. Ang sabi niya ni John Piper, okay na sa atin. If we could just nibble on the world's, in the edges of the world's table, na parang katulad ng mga daga na pwede naman pala tayong kumain, na nariyan ang sumptuous meal, na pwede naman tayong umupo at talagang kumain ng ilang courses. Pero parang mga daga daw tayo na kontento na yung inangat-ngat yung mga dulo-dulo. Kaya pala minsan yung mga daga, may mga bakas ng kanilang mga ngipin. Sapagkat wala naman silang pagkain na talagang okay na sa atin yun.
Okay na sa atin yun, mga kapatid. Okay, contento na, mga kapatid. Ang sinasabi po dito, look at verse 2, the life appeared. We have seen it and testified to it. And we proclaim eternal life, which was with the Father and has appeared to us. Yung mga lingwahe kanina, we have seen. Nakita, nung sinulat ni John, naaaninag niya pa. Narinig nung original, of course, kaya nga, siya yung tinatawag na nasa busom, beloved disciple ng Panginoon. Ramdam niya pa. Kaya nga, nung narinig niya, nandyan pa yung boses ni Jesus Christ. O napakasarap isipin para kay John ang mga bagay na yon. So he would want to think about it and then seen, heard, and touched. Mga kapatid, there is a sense in which touch is a very powerful sensory data. Why? Sapagkat ang maling turo na kumakalat noon ay ito, si Kristo, hindi totoo na siya ay nagkatawang tao. You see? Si John, tinuturo niya ang tamang Christology, tinuturo ni John ang biblical sapagkat ito ay nireveal sa kanya, ito nakapag-testify, yung salitang patotoo ay napaka-importanting word, it's a legal term, doon ang galing ang salitang martus, meaning a witness or a martyr, kaya pala yung mga martyr, nung time na yon ay talagang sila ang nakasaksi, okay? Sapagkat sila ay nag-testify. Kaya pala ang sinasabi ni John, napaka-importante na itong mga ito ay talagang laman at pundasyon ng ating buhay. Look at verse 3. We proclaim to you that what we have seen and heard, inulit niya ulit, so that also you may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. Kaya nga, ang susunod na point, no? Alam niyo, ang dami pa, no? Mamaya, ang sinasabi, the doctrine of God. Alam niyo, mga kapatid, may this be a reminder sa ating lahat. Alam niyo, talagang eksaktong-eksakto. Ayan. Siguro mamaya, yung ating mga lighters, yung ating mga, okay? Kung meron mang pwedeng mamaya, just think about it, no? Lalagyan na natin siguro ng butane, okay? Para make sure na pagdating dito, kasi kanina, or maraming beso mga nakalipas, medyo maingay siya kapag tak-tak-tak-tak, no? Ganyan. So we need to prepare for that. So if anyone would like to work on that, dalhin natin at ibalik, no? At saka mga kapatid, pag lumalapit na yung sisindi, let's make habit na dapat ay tapos na muna ang ating kwentuhan, tapos na muna ang ingay, wala na muna magsasalita sapagkat ang dalawa, sisindihan nila. Alam nyo ba, it is a solemn thing. It is a solemn thing. Ibalik natin. Noong nag-umpisa naman tayo ganun, pero nga ibalik natin. Although siguro dahil marami pa tayong hinahanda and so on and so forth, so i-adjust natin ang kaunti. Okay? Ang sabi ng verse 5, this is the message we have heard from Him and declared to you. Ano? God is light. God is light. Na-experiment nyo na ba na sobrang dilim, nag-brown out one time, tapos meron kang kandila, pero sinindihan mo, what happens? Napakabilis mag-dispel ng dark. Bagamat siyempre sa konteksto lang na kung saan kayo, hindi ko naman sinasabi na, di ba? Pero ibang class, that God is light. And light is not just something na parang ilaw sa ating konteksto. Light is more than light o kaya itong rays itong ating mga ilaw at rays ng sun. Kundi ang light na sinasabi dito ay katangian ng Diyos, na sa Kanya ay may kabanalan at sa Kanya ay merong purity. God is light. So pag sinabing God is light, ang dating sa atin nun ay we are all confronted by the fact that God sees us through and through.
kitang-kita ng Diyos kung ano ang nilalaman ng ating mga puso. Ang sabi dyan, in Him there is no darkness at all. Tapos, bigla siyang nagsalita ayon dito. So number one, habitual thinking of God or thoughts about God. Pangalawa, kapag ka ikaw ay assured, kapag ka ikaw ay merong assurance of salvation, you should have this habitual fellowship with God and the people of God. Habitual fellowship. Na pag sinabi po natin habitual fellowship, tingnan niyo po ang kanyang argument. If we claim, okay, if we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. Now, mga kapatid, hindi ko binanggit ang kasalanan, but kasalanan destroys fellowship. Now, kung ang tao ay merong habitual fellowship with God, underneath nito ay meron siyang tamang pagtingin kung ano ang mali at kung ano ang kasalanan sa harap ng Diyos. Alam niya kung ano ang kasalanan. Wala sa kanya yung first degree sin o kaya venial sin o kaya mortal sin o kaya itong pinakamatindi. Wala. Ang nasa kanya ay, Lord, if I have fellowship with you habitually. Kaya alam niyo, ang concern ni John ay yung tinatawag na nakasanayan at nakaugalian. Kung ang buhay mo nakasanayan, na sinasabi mo na ikaw ay may Diyos, subalit walang fellowship sa Kanya. Okay, reason number one, well, Pastor, you know what? I can always, you know, pray before God and be in touch with Him and so on. Yes, I agree, 100%. I can always, you know, pray and I can always feel, okay, the fellowship that I have between me and my God. Exactly, amen. Pero mga kapatid, once we highlight a particular teaching na kung saan ang ibang mga teachings ay medyo na-jeopardize, hindi rin ho yan balanced interpretation. Ibig sabihin, if I say that, because everybody can say, wherever I am, everywhere there is a God, God is there. Everywhere there is a where, God is there. Ibig sabihin, andyan naman parati ang Panginoon, kahit saan ako pumunta. Yes, yes. But because also that God is everywhere and you are a child of God, God meant it for you to be a part of that local body of Christ. Kaya mga kapatid, ang fellowship na sinasabi dito, hindi lamang fellowship, kundi let me add the word participation. Participation. Ang sabi po dyan, if we claim to have participation with God, ibig sabihin we participate with God's being, we participate with God's doing. Kaya nga, di ba, minsan kapag ka ang mga Christians ay nakilala na tayo po ay mga witnesses, because that's what the Bible says, Acts 1:8, but you shall receive power after the Holy Ghost has come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and Judea and in Samaria and unto the uttermost parts of the world of the earth. Ibig sabihin, you are a witness. Kaya pala, kapag tayo po ay nag-witness or nag-testify, we are participating in the kingdom agenda. We are participating in the agenda of God, that God is in a mission. Alam niyo, akala natin kapag tayo po ay nagmi-mission, akala natin magsistart pa lang tayo. No, God is already, He was already in a mission. And so He invites us all, and the basic participation that we have is what? Having fellowship with the Lord. Ayan, fellowship, meron tayong ugnayan. Hindi ba't kapag may ugnayan, merong parehas na minamahal, merong parehas na inaasam-asam, merong parehas na hinahangad. Ang sabi dyan, tingnan po, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. Tingnan niyo po, this is about the basics of life. Kung tayo po ay mga mananampalataya and we enjoy
we enjoy life in Christ, we have this true fellowship. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Pero makakasira ng ating fellowship with God ay ang tinatawag na habitual sin. Yan ay under dito sa number 2, habitual fellowship. Ano ang makakasira sa habitual fellowship? Now, tingnan nyo, yan po ay talagang isang importanteng factor. Halimbawa, may samahan kayo, no? Halimbawa, may samahan kayo. Anong nakakasira sa isang samahan? Kapag ang isa ay sabihin natin, nag-iba ng kanyang ugali, o kaya hindi na siya in agreement, okay? Pwede siyang makasira. Maaring may point siya, maaring wala siyang point, okay, o kaya mali siya. Pero merong pangyayari na kapag ang isa, okay, sa isang samahan ay nakakasira, nakakasira siya ng samahan. Now, in the context of our walk with the Lord, yan ay may patungkol sa kasalanan. Sin. Sin. Meron po tayong struggle sa bagay na ito. Kaya in-address ni John, pag sinasabi mo na meron kang fellowship at ikaw ay habitually sinning, hindi totoo na ikaw ay may fellowship with the Lord. Yun lang yun. That's about it. Pero meron siyang dinugtong. Look at verse 8. If we claim to be without sin, ayan, now, ang ibig po sabihin, anong pinagkaiba ng una sa verse 6? Okay? Ang sinasabi ng verse 6 ay ganito, may fellowship ako sa Panginoon, pero ako naman ay lumalakad sa kasalanan. Mali. Hindi totoo ang iyong sinasabi. Itong number 8, if we claim to be without sin. Ito, medyo mabigat na ito sapagkat ang sinasabi dito ay, itong taong to ay hindi naniniwala sa the doctrine of man's fallen nature. Hindi siya naniniwala sa the doctrine, the black doctrine of original sin. Alam niyo, delikado yun. Kapag merong isang tao nagsabi sa, alam mo, Brad, alam mo sa totoo lang, hindi totoo yung sinasabi ng Bible na may kasalanan ng tao. Hindi, tingnan mo. Okay? Ang tao ngayon talaga nagfa-flourish. Tayong lahat ay talagang pasulong. Diba? Tayong lahat ay papunta. Saan? Sa tinatawag na nirvana. Sa tinatawag na utopia. Sa tinatawag na perfection. Ay, nako. Dapat palang yung tenga natin, pag narinig natin, gumaganyan agad. Hindi tama yun. Sapagkat ang tinuturo ng Biblia ay, may kasalanan ang tao. Bakit sinasabi ni John na may kasalanan ang tao? Bakit sinasabi ni John na merong tinatawag na the doctrine of total depravity? Anong sinasabi niya? You know why? Kasi kapag ang tao ay merong assurance of salvation, naniniwala siya kung ano ang kanyang katatayuan sa harap ng Diyos. Hindi siya po pwedeng magkaroon ng assurance of salvation kapag hindi siya naniniwala na siya ay fallen creature. Ang sabi dyan, we deceive ourselves and the truth is not in us. Talagang zero. And there are people who are like this. May mga tao talaga na ganito. Pero alam niyo ba, sa lengguwahe ni John, sinasabi ko, pag merong habitual fellowship, yan ay katangian ng taong merong assurance of salvation. Kung ang pinag-uusapan natin, actually, pwede ko nang idugtong, look at verse 10, before I proceed to verse 9. Look at verse 10. We claim we have not sinned. We make him out to be a liar, and his word is not in us. Alam niyo ba kung anong difference ng verse 8 at saka ng verse 10? Yung verse 6, ganito. Claiming to have fellowship pero walking in sin, hindi totoo. Yung isa naman, walang kasalanan, maayos akong tao, ako ay sinilang na inosente, hindi ako naniniwala sa original sin. Delikado yun. Ang sabi ng verse 10, ganito. Tinayo pong pinagkaiba. Dito, hindi ako naniniwala sa kasalanan, walang kasalanan. Dito naman sa isa, ang sinasabi ay, hindi ako nagkakasala. You see?
Tingnan niyo po kung gaano kabigat itong sinasabi ni John na talagang totoong-totoo sa atin. Pag may narinig kang isang kapatid na sinasabi, hindi ako nagkakamali. Well, iba yung tama ang ginawa ko. Iba yung, hindi eh, naalala ko, tama yung approach ko. Iba yung, hindi ako nagkakamali. Delikado yan. Of course, minsan may joke tayo, minsan meron tayong katuwaan. Di ba, minsan sabi natin, ako pa. Diba? Ako pa. Kapag naalala ko, alam nyo, may kwentong napaka nakakatawa no? Sa kitchen namin doon sa CBS, no? Meron kaming cook, no? Eh, syempre, kaya namin siya kinuha ng cook. Noon-noon pa, magaling magluto, ganito, ganyan. Eh, gumamit siya ng pressure cooker. Pressure cooker. Eh, syempre, pinapalambot niya yung karne. Oh, may nakapagsabi daw sa kanya, suggestion, tanggalin mo yung tanggalin mo yung umiikot, oo. Lagyan mo ng toothpick para mabilis lumambot. So ito, nilagyan niya ng toothpick. It was like 10:30 in the morning. Mga kapatid, para kaming nakarinig ng bomba. Talaga, no? Bang! Talagang sobrang lakas. May mga nagtuturo, Ano yun? Ang mga karne ng baka nasa siling, okay? Tumikit. Oo. Yung takip, warped. Okay? Basag yung jalousies doon sa kitchen. Okay? Basag. Tapos yung, kasi kung nakapunta kayo, di ba, meron siyang, yung parang nasa kitchen ka, tapos ilalagay mo lang doon sa parang counter, wala namang harang yon. Yung takip, lumakbay hanggang doon sa glass door, muntik nang abutin yung pinaka main door na glass. Buti na lang, yung cook ay, kunyari, andito yung lutuan, merong simento, nandun ata. Siya sabi ata, nasa CR siya. So nung sumabog talaga namang. Ba't nga pala ako napunta doon? Elder, ba't ako napunta doon? Ano yan, Ann? Ha? Oo, yun. Mahirap mag-alaman sa Christian life. Kapag attitude natin, mga kapatid, ay alam ko na yan. Delikado. Kasi kung ang lingwahe noon, hindi mo ina-admit na ikaw ay nagkakamali. Dito sa church natin, meron ba sa atin dito ang hindi marunong mag-admit na hindi nagkakamali? Hindi ba't ang reading sa atin ay we stand before the Lord and we are all at equal footing and we try to work on that messy part of our lives? Kaya pala alam niyo ba kung anong sinasabi ni John? Kapag yan ay patuloy na nagiging struggle natin, huwag kayong mag-alala. Yan ang konteksto ng verse 9. Tingnan niyo po ang sinabi ng verse 9. If we confess our sins, that leads us then to third point, not only habitual thinking about God, thinking habitual thoughts about God, who God is and what He is, not only habitual fellowship, but number three, habitual confession. Habitual confession. Ugali ba ng attitude mo ba na kapag kakunyari, halimbawa nakita mo na parang meron nagsuntukan dyan sa kalye, tapos ang nasa isip mo, oh Lord, forgive. Parang yung attitude, because you see the brokenness of the world. You see what's happening in the world na talaga namang napaka
napaka-helpless kung wala ang Panginoon. Ang sabi po ng verse 9, if we confess, it's in the present tense, if we confess our sins, He is faithful and just and forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Kung ang issue natin ay kasalanan, sabi nga ni John, galit siya sa kasalanan, pero bakit inuulit-ulit ni John? Eh kaya nga galit siya, pero ang sinasabi ni John ay, sin must be confessed before the Lord. Kung ang kasalanan ay kinoconfess natin, you name it. You try to name it. Talagang tanggapin mo. Sabi ni David, sin was ever before me. Alamin mo, nagkasala ka ba? Lord, nagkasala ako. Patawarin mo ako, Panginoon. Akuin mo. It should be the habit of our hearts. Habitual confession. Ang isang taong merong assurance of salvation ay meron siyang habitual confession of sin. Do you experience this? Nararanasan ba natin ito? Minsan nga, di ba? Parang akala mo noon, maliit lang ngayon. Big time na yan. Akala mo noon, wala lang yan. Pero ngayon, iba na ang tingin mo. You confess it. Pero mga kapatid, when we confess sin, we don't habitually sin. Baka mag-exist. Yun ang tanong ng Ate Betty last time. Bakit may mga tao na ginagamit nilang excuse ang 1 John 1:9 kung sila'y magkakasala, anyway, i-confess mo lang yan. Naku, mali po yun. Huwag na huwag po tayo magbibigay ng false assurance sa mga tao at sasabihin natin yung linya na i-confess mo lang yan. Delikado po yun. Hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. Madugtong ko lang po, no? Pero I'm sure I'll be working on this next Sunday. Look at verse 2. My dear children, I write this to you so you will not sin. Yan. But if anybody does sin, nagstumble, na-fall, na-falter, na-dapa, na-tisod, not in the habit of sin, ang sabi dyan, we have an advocate. So mga kapatid, sa umagang ito, let me just give these three important points. Assured ka ba sa iyong kaligtasan? Alam mo ba na ikaw ay merong assurance of salvation? Pastor, papaano po? Number one, are you habitually thinking God? Or are you in the habit of thinking God? Thinking about Him. Are you in the habit of having fellowship with God? Habitual thoughts of God, habitual fellowship. And then number three, habitual confession. Are you in the habit of confessing sin so that you won't live in sin? Kung ito pong tatlong ito ay meron po sa buhay natin, then you must have the conviction and the humility to say before the Lord, Panginoon, salamat sapagkat meron akong assurance of salvation. Pero hindi pa tapos. Sapagkat marami pa pong idadalhin sa atin si John sa mga susunod nating pag-aaral, but he wants to begin with this basic teaching. Kaya sa umagang ito, am I assured of my salvation? Ano po ang ating tugon? Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat, O Diyos, sa inyong paalaala sa amin. Para po sa maaring marami sa amin, Panginoon, ito po ay pagbalik-aral. Ito ay pagbalik po namin. Lord, hindi po namin alam ang puso ng bawat isa. Baka, Panginoon, para sa nakakarami, ito po ay isang iwanag aming lahat. If we are not in the habit of thinking about you, if we are not in the habit of having fellowship with you, with your people, kapag kami, Panginoon, ay wala pong so or attitude of our sins before on. Ang mga ito ay hindi po maganda ang aming kalalagayan na isang bagay na dapat po naming pagtuunan ng pansin.
We ask, Lord, for your help and for your blessing. So umagang ito, Panginoon, maaari din na meron pang hindi panakilala sa iyo. Panginoon, mangusap ka sa taong yan. Gamitin mo, Lord, itong iglesyang ito na siya po ay makilala sa iyo. Kailangan pong makilala siya sa aming Panginoong Jesus. Siya ay lalapit sa kanya, hingi ng kapatawaran, tatanggapin ng Panginoon bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Tulungan kami, O Diyos. Ito po lahat ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik po na.